Good day, guys. Kumusta? Kumusta na kayo ngayon? Ano na ginagawa nyo? Kumusta yung aging journey nyo? So, nandito na ulit tayo para pag-usapan natin yung aging tuned rod. To. So, for the past few months, kasi nabalitaan, ay hindi naman nabalitaan, naobserbaran namin kasi na masyado nang maugong yung aging. Medyo sumisikat na siya. Not like way back last year. Kasi last year ko konti pa lang kami. So far ngayon, nasa 1,000 members na kami sa Light Game Pilipinas. So, baka naman natin yung Light Games Pilipinas. Yan. Yan po yung grupo ng mga aging enthusiast. Although, hindi naman lahat nag-i-engage masyado doon. Pero at least, kumukuha siguro sila ng mga idea about aging. So, ngayon, yung araw na to, pag-uusapan natin yung very essential about aging, which is yung aging tuned rod. Now, ano nga ba yung pinagkaiba ng aging tuned rod sa common UL rod? Well, tanggalin muna natin yung misconception about UL rod, no? Aging tuned rod or aging rod itself is nagpo-fall siya sa UL rod. So, ibig sabihin nun, mas magaan. Light nga, light tackle siya. Tapos, nag-iiba lang siya dun sa tuning, sensitivity, weight, power, at saka siguro ko sa presyo. So, sa lima na yun, doon iikot yung majority ng pag-uusapan natin. So, pasensya na sa background kasi yung aso maingay. Pero, nevertheless, simulan na natin. So, yung aging tuned rod kasi, ginawa siya for a very specific target of fish at saka specific reason. Aging kasi is, syempre, as we all know, yung aging is ginawa para matarget yung mga horse mackerel or yung aji, Japanese word for horse mackerel. Ngayon, naisip kasi ng mga Hapon na may mga specific character kasi yung or behavior yung isda, lalo na yung aji. Ang tendency kasi ng aji is, ang eating habit niya is hihigupin niya or kung di niya gusto, iluluwa. Ganon eh. Inhale, exhale. Parang ganon. Sabihin natin inhale, exhale. So within every split seconds lang yun, mga 2 seconds something, kailangan mong mahook agad siya with that specific time. So meaning, ibig sabihin, kailangan mo siyang maunahan bago pa niya iluwa. Maisip mo agad. So, yung time na kakagat siya or i-inhale niya, the time na i-inhale niya ang rig or ang lure, doon mo dapat tamaan siya ng hook set. Kasi, syempre, yung bibig nun, mag-close. Pag-close, mas malakas ang percentage na ma-hook set mo siya anywhere in the mouth inside. So ngayon, bakit nga ba in-invento to? Ang aging tuned rod kasi is may action na extra fast. Ngayon, extra fast. Ibig sabihin, mas mabilis siya compare sa conventional rod. Kasi may mga rods talaga na UL na hindi naman ganon ka bilis mag-pick up ng hook set or gumawa ng hook set. Kasi ganito yung characteristic yun eh. Medyo matigas. Ang mga aging tuned rod, medyo matigas. Ang purpose nun is para sa specific na technique or timing. So, bakit nga ba ganun? So, unahin natin yung sensitivity. So, ang sensitivity kasi is very essential for a very specific circumstances. Very specific circumstances na lang ganun. Kasi sa aging, ang isa sa success ng aging about all elements, ang pinakamataas ang success na nakukontribute or ang pinaka mas malaki ang contribution sa success ng aging is yung short bites. Ano nga bang ibig sa short bites? So balikan natin ngayon yung inhale exhale action ng
Aji. Ang Aji, di ba, is usually ang behavior ng kagat niya, or probably behavior ng kain niya, is inhale and exhale. Ngayon, nangyayari ang short bites during inhale. Kung bakit inhale? Kasi hihigupin niya 'yon, i-close din yung banganga. Ibig sabihin nakagat niya 'yon. The time na makagat ng Aji 'yon, yun lang yung oras mo para maset mo yung hook set. So bago pa iluwa niya, na-hook set mo na siya sa bunganga. Yun yung concept ng short bites ngayon. So bakit very very essential ang short bites? Kasi ang Aji is very cautious or mapili siya sa pagkain. Anywhere sa malaki, maliit man na bait fish. Kasi technically, yung Aji talaga, carnivorous yan. Case-to-case basis na lang siguro kung kakain siya ng plankton, depende sa araw, depende sa condition, depende din sa weather. Pero by means of my observation, kasi dito sa Pilipinas, wala naman talagang, I don't know ha, wala kasi ako nakitang specific horse mackerel dito sa Pilipinas, not unless yung matambaka or mga certain local mackerel species or local scat species. Ganon. Kasi yung mga bait behaviors nila or ang pattern ng feeding, pattern ng kagat, pattern ng ugali, almost magkapare-pareho. Mag-iiba na lang yan sila kung ano ang kinakain nilang diet for that specific day. Kung anong session day mo ngayon. So, kailangan alamin mo muna kung ano ang condition or kung ano ang kinakain nila or gaano sila kabilis, kung active ba or hindi. So, ganon. So, balik tayo sa sensitivity. Yun ang very essence natin ngayon sa sensitivity. Kasi, by that specific amount of time, na 2 seconds something lang, yan ang kailangan, maunahan mo na yung Aji or yung matambaka, to be specific. Kasi pag naluwa na niya yun, ang tendency ng Aji kasi hindi na niya kakainin on same o kung ano ang presentation mo pag siguro kung nasasaktan siya. Chances are 50-50. Depende lang siguro kung active sila. So kung hindi, so kailangan mo talaga ang pinaka-sensitive na rod para maramdaman mo ang maliliit na kagat-tagat niya. Kasi dun talaga ang success ng short bites. Okay? Clear na? Yun. Pangalawa, weight. Pag-usapan naman natin yung bigat. Ang weight kasi is very essential din talaga when it comes to sensitivity. Although sensitivity is equal to usability or yung para ma-harness mo talaga yung rod. Isang factor din kasi na nag-add up to a sensitivity and hook set rate is yung weight. Kasi ganito, ginawa talaga ang aging tuned rod para maging magaan. Diba? Para maging magaan, para mas mabilis mong ma-hook set ang isda. Kasi sa essential part ng aging game kasi, diba napag-usapan natin kanina na kailangan mong maunahan siya bago niya iluwa. Kailangan isukset mo talaga siya bago niya iluwa yung pain. So, on the case ng sensitivity sana ng rod, no? Ganun, ganun. Sensitivity ng rod. Kailangan din mas mabilis mo siyang maaangat. Kasi ang style kasi ng play game ng aging tuned rod, ganito. Demo natin ha. Bakit kailangan magaan ganito? Sa unang pitik mo pa lang, sa unang twitch mo pa lang, mararamdaman mo na, kahit micro twitching lang yan, mararamdaman mo na nakakagat yung isda. Ngayon, the first thing na mas clear or malabo man or klaro man ang kagat niya, makikipagsapalaran ka ngayon. You have to take chances. Kailangan mong i-hook set na yan or kailangan mong palunukin muna ng konti bago mo i-hook set. Kuha nyo na? So, kailangan mong mas magaan na rad para mahabol mo yung time frame na 2.2 second something bago niya mailuha yung paen. Okay. Tapos tayo sa rate. Ngayon, meron naman tayong power.
Ang power kasi, nagbabari yan eh. Nagbabari yan, actually. Yung ano, yung aging tunrad, meron yung tuning or power distinguishing from UL up to medium. Kasi bakit ganun? Sa UL, kasi na tuning or sa power, mas nandun kasi yung sensitivity side. Although I'm not saying na yung medium or tsaka yung light na tuning ng aging rod, hindi rin sensitive yun. Pero may mga species kasi ng aji or matambaka na mas maliit, yung mga sabi natin inakay size, mga ganyan lang kaliliit, which is very pino ang ano, ang eating pattern niya. Medyo ano siya eh, pino yung kagat niya, pino ganun. So kailangan mo ng UL rod, UL tuned rod, na aging rod. I mean, kailangan mo ng UL power aging tuned rod para makater mo yung ganong klaseng behavior ng isda. Kasi sa mga UL power rod kasi, doon madalas pumapasok yung rating na 0.3 grams up to 3 grams. So yun, kailangan mo yun. Depende kasi yung ano, yung tuning or yung power sa kung ano yung kumakagat na size sa araw na yun. Kung malaki ba or maliit, it depends. So, kung napapansin nyo talaga, may mga anglers or ajista na iba-iba yung length ng aging tune. Iba-iba yung length ng rod, may mahaba, may maiksi, iba-iba rin yung specs, lure and line spec. Which will go to our fourth topic ngayon is yung length. So bakit nga ba sa Japan may iksi ang preferred nilang rod? Well, dito naman sa atin sa Pilipinas, mas mahaba. Like for example, 6'8 pataas. Minsan niya umaabot niya ng 8 feet eh. Pero sa Japan, mas prefer nila mga around 4'10 hanggang 6 to 6'2. 6'3, mga ganun sa garan. So bakit nga ba ganun? Well, dumidepende yan kasi sa spot eh. Kasi for example, iko-compare naman na natin yung mga spot sa Japan with income to fishing or specifically aging. Doon kasi sa Japan, maraming ano, maraming breakwater, embankment, pier, at kung ano-ano pang mga structure ng nasa gilid ng dagat na pwedeng paglaruan ng aging. So kahit maiksi lang yung rod mo, maaabot mo talaga yung aji. Kahit ilang feet lang, 15 meters, 20 meters. Kasi minsan talaga yung aji nasa malapit lang eh. Case-to-case basis na lang kung malayo. So doon magagamit yung maiksing rod. Ang maganda sa maiksing rod is more on control. Mas control mo siya. Ngayon, kung gagamit ka ng mga gaan na mga jig head, mas maganda yung ano mo, mas maganda yung twitching mo kasi mas ramdam mo yung action ng rig kasi nga mas maiksi, mas less ang travel time ng vibration at mas madali mo magagalaw yung rod kasi nga mas mabilis yung reflexes mo. So all in all, nandun na yun yung sensitivity, yung weight at saka yung specs at power, nandun na yun. So yung length talaga. So, ang iba naman, dito sa Pilipinas, like for example, sa amin, technically, ako gumagamit ako ang prefer ko dati is 6'8". So, ngayon, ang ginagamit ko ngayon is itong Guidepost 6'2". Kasi may nahanap akong ano, spot na ano yun, private pier. So, doon ako naglalaro, which doon ko talaga na appreciate yung maiksi compare sa mataas na ano, sa mas mahaba pala na ano, mas mahaba na rod. So, bakit nga ba yung iba gumagamit ng mahabang rod? Well, case to case basis 'yan kasi. Mayroon kasing mga lugar dito sa Pilipinas. Like ngayon, ngayong panahon na 'yon, bawal na kasi pumasok sa mga pier, sa mga PPA, mga ganun. So, ang iba, ang pinaka means of playground nila for aging is short lang. So, kung hindi ka gagamit ng mahabang rod, tendency is
mas malapit yung tapon mo. Hindi mo sila, yung isda, hindi mo masyadong abot. Diba? Kasi meron ding ano, meron ding kasing tendency na kung ang isda, for example ah, kung ito ang shore at nandito ang isda at yung tapon mo is nasa gitna, tendency is, kung hindi ka pa magaling sa rhythm mo sa twitching, hindi papansinin ang isda yan. Ang malaking factor din kasi ng aging tundra na mahaba, kasi although maiksi siya, mas accurate mong may kakast yun. Hindi yung pagalaw-galaw, minsan nandito sa mas malapit sa kanan, mas malapit sa kaliwa. Yung tendin, yung aging tunrad kasi is more on accuracy. Although, kasi nga mas matigas yung tip, mas nakukompermiso yung casting distance. So dun, papasok yung mas mahabang run para makompensate mo yung layo ng target mo. Kung nandun pa man malayo yung isda, pwede mo siyang maabot. At least, mas malapit dun sa isda kung asan man siya. Kung malapitan mo man siya, mas mabilis mong mapapa-entice yun. Diba? So, yun na. So, all in all, ano nga ba ang bottom line ng aging tuned rod? Ang aging tuned rod kasi, ang advantage niya compare sa ibang rod, although sabihin na natin yung oil rod, is ang sensitivity, ang bigat, ang accuracy, at saka ang specs. Kasi mas maganda talaga sa aging gumagamit ka ng mga at least 1 gram ng jig head. So, dun yung baseline. So, makikita nyo talaga sa mga aging tuned rod. For example, ito. 0.3 grams to 2 grams. 2 grams ng pinaka mas mataas niya. So, bakit nga ba ganun? Kasi sabihin na natin, sabihin natin na 1 gram na lang yung pinaka, sabihin natin standard na lang. Hindi naman to actually standard eh. Parang ano lang, ano yung accepted. Kasi based kasi sa mga nababasa ko sa mga Japan forums, mga Japan website, mas prefer ng talaga ng Aji na mas magaan. Kasi mas realistic yung fall nun eh. Mas realistic. So para magalaw mo siya or malaro mo ang mga 1 gram na jig head, kailangan mo ng special rod, which is aging tuned rod, para mas maganda and more realistic ang kanyang langoy at saka action. Kasi pwede mong ipino yun ng twitching mo eh. Ewan ko kung napipicture out nyo na. Mas maganda yung aging tuned rod for fine twitching. Kasi mas realistic yun eh. Parang uod. Pag gumagalaw ka ng pino, parang gumaganon din yan eh. Kung mas malakas yung twitching mo, lalakas din yan. So parang tansyado mo eh, kung ano nang galaw ng twitch mo or ano nang galaw ng lure mo sa ilalim by just watching the tip of the rod. Doon ka magbe-base most madalas sa tip ng rod mo eh. Doon mo yun lagi titingnan eh, kung ano, paano ba gumalaw, para may idea ka rin kung ano yung galaw ng lure mo sa ilalim ng tubig. So, ang last at final topic ko with regards to aging tuned rod is yung presyo. Dito kasi sa Pilipinas, medyo hindi pa natin accepted talaga yung di naman sabihin na hindi accepted. O hindi naman sabihin na lang natin na hindi lahat nakaka-afford ng aging tuned rod. Actually may misconception dun eh. Actually, medyo hindi naman misconception, misinformed lang siguro. Kasi ang sa Japan kasi, ang sabi nila, aging tuned naman is kuan. Meron naman yung category eh. Entry, mid, tsaka high. So for us, na beginner, like for example sa akin, although medyo may experience na ako konti, pero on my status, hindi ko naman kayang bumili ng biglaang high-end eh. Kailangan ko muna mag-start sa entry to mid kasi para ma-utilize ko nga. And at the same time, yun lang kasi yung kaya ng budget ko, entry to mid. May misconception kasi na kapag mura, hindi daw maganda, kailangan daw yung high end. Well, sabi kasi ng mga sa forum or mga website sa Japan, hindi naman not necessarily na pag mahal maganda, meron din naman mga entry to mid na mas maganda mga compare sa mga high end. Kasi the more sensitive ang rod, tendency is mas mataas yung carbon content nun. Diba?
Although sabihin na natin mas magaan 'yon. Pero hindi naman necessary na need mo yung ganun. Kailangan mo sa kasing i-focus yung sarili mo sa mga kailangan mo. So, sa apat na sinabi kong sa apat na topic ko kaninang nabanggit, considering na na alam mo na yung pa-priority mo dito sa apat na to, each and every category, kailangan mo rin i-consider yung presyo. Kasi pag tumataas ka, for example, high end, no, mas mahirap din yan i-balance eh. Actually, may mga rad na ang tendency is nasa 90 grams lang, or around, sabihin na natin mga more or less 90. Kasi for entry level rods, kailangan mo din yung mga medyo mura na mga reels para magbalanse siya. So isa sa mga ano yun, isa sa mga reasons yun. Pangalawa, when it comes to budget, hindi naman lahat ng mga brand is magkakapare-pareho ng mga material. Meron naman kasing mga brand na maganda din talaga ang material na ginagamit nila sa blank. Well, hindi naman masyadong ano, at hindi naman masyadong mahal. So doon nagkakatalo na lang sa specs ng material, sa specs ng rod, kung maganda ba yung specs niya ng line tsaka lure, at tsaka sa haba. Kasi kailangan mo rin kasi isipin na worth it ba talaga ang pera na ibibili ko sa mga ganitong rod, sa specs na binibigay niya sa akin, at tsaka kung gaano ka-sensitive at rod. At most specifically, sa bigat. Kasi nagiging issue ngayon sa Pilipinas na mahal daw kasi yung ano, yung aging tuned rod. Well, kung iisipin naman natin, sa price bracket nun, may mga reason naman yun kung maganda ba talaga yung mga pinagsasasabi nila. Or parang ano, marketing ek-ek na pinagsasasabi nila. Kasi meron naman yung nakalagay ng mga specs eh. Tapos kung ano yung mga speciality ng mga rods by every brand. So, kung iisipin mo ang presyo, mas maganda, sabihin na natin na yung price range mo is around 5,000 to 15,000. Now, kung ang 15,000 is almost parehas ng feel ng mga around 10,000 to 12, pero ang bigat niya is more likely nasa gitna lang din, so much better yung mga mid-range. Diba? At the same time, lahat naman yan sensitive eh. Magkakaiba na lang talaga sa bigat. Kasi yung bigat, dyan mo kasi matatansya kung gaano kaganda yung blank na ginagamit or yung material ginagamit sa paggawa ng rod. Kasi yun. Pangalawa, yung weight kasi, it adds up to the sensitivity. Kasi mas nai-enhance niya yung sensitivity eh. So kung tatanungin niyo ako kung ano bang magandang ng aging tuned rod based sa presyo na lang sa atin, sabihin na natin pinaka-presyo na malapit-lapit sa budget natin na. Sabihin na natin around 90 to 70. Yun, maganda yun. Pero meron naman, if you're willing to spend more, meron kasing medyo maganda-ganda pa. Yung mga around 60 to 50 na mga rod. Yun kasi, ang kagandahan kasi nun, mas mahaba or nasa gitna. Ang kagandahan kasi sa mga magagaan na mga rod is, mas mabilis ka sa hook set. Additional pa dun, dahil nga sensitive ang rod, wala kang delay sa pag-hook set nun. Tapos mararamdaman mo siya kung bato or seaweeds ba sa ilalim, or natamaan mo na ba yung buhangin, or talaga kagat na ng isda. Yun yung kagandahan dun. Kaya nga may sinasabi kami sa aging na kailangan mo ng balancing. Kailangan balance yung rod mo sa reel mo. So, i-demo ko kung ano ang balancing, ha? So, meron ako dito.
Daiwa Legalis. Itong Daiwa Legalis ko is 2000 S series, Legalis LT 2000 S series. Ibig sabihin shallow siya. Ngayon, etong reel na to is around 190 grams. Regardless na meron siyang ano, meron siyang line. Sabihin natin konti lang naman, siguro kung mga 1 gram na itagdag or 2 grams ganun. Ito namang ano ko, itong rod na ko naman is 98 something. Basta mga 90, sabihin na natin 90 grams. Ngayon, paano nga ba i-check yung balancing? Ganito siya. Ay, by the way, itong rod ko is around 6'2". 6'2 lang siya. Ginagamit ko kasi ito sa mga pier. Ganito ha. Saan mo mahanap yung balancing? Paano mo malaman? Ganito. Yan. Diba pantay? Level siya. So, paano ko nalaman na balance siya? Well, hindi lang kasi yung bigat ng rod at bigat ng reel ang element ng balancing. May isang element pa dun na minsan hindi napapansin ng ibang tao eh. Pero alam ko sa mga experienced angler, alam nila to. Ang isang factor ng balancing kasi is ang position ng reel seat. Yung distance hanggang dito at distance ng reel seat is parang isang dangkal lang ata. Yan. Meron namang ibang rod na mas mataas ng konti. Mga andito, mga, ewan ko, mga 1 foot or more, konti, mga ganon. So, bakit ko nasabi na yun yung perfect balance for me sa ganito? Kasi tinansya ko eh, 98 grams as a whole yung rod. 98 grams kasama yung tip, no? Or sabihin na natin 90 grams. So, sa ganitong ikaiksing, ano, sa ganitong kaiksing distance from reel butt hanggang sa reel seat, i-estimate mo ngayon kung ilang bigat ang mapupunta sa tip. Kasi, ibig sabihin, although mayroong mga EVA foam to eh, mas lalamang yung tip. Kasi medyo may kabigatan din yun to eh. Nandun kasi yung, ano, yung point ng ibang weight eh, nasa tip. Although may tip, mayroong bigat din naman dito, pero kukunti lang ang makakovered niya. Kasi, hindi naman ganun kataas eh. Naman ganun kahaba. Diba? So, isang element dun yung distance talaga. From rod butt hanggang reel seat. So, in-estimate ko siya, mga isang dangkal, and then yung reel ko is around 90. Yung reel ko is around 190. And then, yung buong weight ng rod is around 90 grams, 98 grams, mga ganon. So, ibig sabihin, lahat ng weight nun, kung walang yung reel, o yung buo, kung buo ha, walang reel ha, ang bigat nun, nasa tip, tingnan natin ha, nasa tip yun lahat. O, tingnan mo to. Buong bigat ng rod nasa tip. Walang daya yan. Diba? Matitingnan nyo. Nakikita nyo? Hindi ko naman sinasadya yun. Kasi ganun. Biglayin natin konti. Diba? Almost lahat ng bigat ng rod napupunta patungo sa tip. Kung na assemble mo na siya. So, para mag-balance out yun, any specific location, kailangan ibabalanse mo rin siya based sa bigat ng reel at sa distance ng reel seat tsaka handle. Ayun. Diba? Parang kukontrahin niya yung bigat dun. Eh, kasi majority ng rod weight, diba, nandun naman sa dugo. So, kukontrahin niya. Magbibigay siya ng konting bigat sa gitna na makukompensate din ng sa butt side. Yeah. So, essential nga ba ang balancing? Yes, very very essential din ho yun. Kasi isa rin kasi sa element ng hook set or timing ng hook set ng isda is yung bigat talaga ng overall rig.
or overall tackle. Kasi once disbalance yung ano mo, yung tackle mo, ang tendency kasi ganito, minsan madidelay ka ng konti. Minsan naman may premature hook set. So hindi pa nga nakakagat ng isda, na hook set muna, so nami-miss hook. Dulo lang oh, di ba ito yung bibig ng isda. Imbis nakakagatin pa lang niya, na hook set muna. So alis na yun. Meron naman, delay. Pagkagat, naluwa niya na natanggal. So ganun eh. May mga certain reasons naman kasi bakit ginawa yung mga ganong ano, may mga ginawa yung mga ganong preference ng rat. Iba-iba. So iba-iba rin kasi yung personal preference mo. Probably yung preference ko is iba sa preference mo. Probably yung preference mo iba rin sa kakaibigan mo. Kasi mag-ano yun eh, magkakaroon yun ng factor when it comes sa spot. Depende kasi sa spot yun. So yung spot talaga yung babagayan mo. In the absence naman kasi ng breakwater or pier na accessible na malapit sa inyo, ang choice mo lang kasi nun is dalawa. Either mag-shore ka or mag-offshore ka, mag-boat ka. So, ayun. I hope na na-discuss natin ng maayos, although feeling ko hindi naman clear overall. Pero at least nakuha natin yung mga key factors about why we use Ajing Chunrad at ano yung mga elements na hinahabol natin para sa Ajing Chunrad. Ngayon, if you want to clarify more or may mga di pa kayo naiintindihan talaga, you can message me or comment you down below dito sa comment box. And para ma-discuss natin yon on the following vlogs natin. Again, fishing is a never-ending experience and so is Ajing. So, dapat tayo, sama-sama tayong matututo. Kung anong natutunan ko, isi-share ko rin sa inyo. At kung anong natutunan nyo sa part nyo, pwede rin nyo i-share sa akin o sa mga kaibigan natin na nag-a-aging. So, thank you po for watching. Thank you sa first-timers na nakikinig or sa first-timers na sumabay-bay sa vlog ko. Although, kukunti pa lang kasi syempre nag-aaral pa tayo. Although, medyo nakakompensate naman tayo ng mga huli. At malaki pa ang kailangan nating pag-aralan about aging. So malawak kasi yung aging eh. Malawak ang concept ng aging. So isa-isahin natin yan sa mga darating ng araw. So please guys, para naman maging successful tayo sa ginagawa natin, I would like to ask for your support by like, sharing and subscribing to my channel para mas matakil pa natin yung iba-ibang mga elements about aging like reels, soft plastics, lines, jig head, techniques, and so on and so forth. Soon. Thank you guys. Thank you for watching and sana support lang kayo throughout the way. Thank you. God bless. Tight lights.